pamilyadong tao na rin ako na ano, may apat na anak, may magandang asawa, pumangit dahil sa sobrang konsumi sa akin. At masasabi ko talagang akong naging irresponsabling tatay. Kung ano pa nang naisip nyo na pwedeng maging kasalanan ng mga lalaki, parang kompleto sa akin yun. Panginginom, sugaron, pati drugs na pasok ako dyan. Matagal akong naging drug dependent. Nung una hindi ko pinapansin yan eh. Bago mag-90s, nag-umpisa niya talaga siya po, pero hindi pa gano'ng kilala. Nakatikim ako niyan, pero hindi pa lagi yan. Pero nung taon na siguro nasa 30 years old na ako, talagang doon ako nalulog. Sabi nga, totoo nga yung sa kanta na nagsimula sa patikim-tikim. Talagang wala akong ginawa sa araw-araw kundi uminom, bumarkada, mag-take ng drugs. Dati nga, sabi nga, drug dependent eh. Kung nawalan ako ng pera, tawag sa akin, addict na. Talagang dumating sa punto na, alam nyo na may addict, talagang dumadaan sa ano, kumakawa na kahit anong paraan niya, patikot na na ako, papasukin. Nangyari din sa akin yun. Dumating sa punto na natanong ko sa sarili ko, bakit nangyari sa akin to? Ganda-ganda ng simula ko sa pamilya ko. Talagang naging katanong ngayon. Buti na lang, may natitira pang konting katinuan sa pag-iisip ko. Talagang naglalakad-lakad na ako sa kalye, na walang direksyon, para na akong taong grasa. Feeling ko wala na akong kakonte, kundi misis ko na lang. Talagang pati mga anak ko na wala ng akong sakin ng amor. Hindi ka respeto ko bilang mga. Kaya nag-decide ako talagang sinasabi voluntary surrender. Nagpareho ako ng isang taon may year na sa pigutan. Natanong ko rin sa sarili ko yung dati. Ako nagbabantay ng mga ganong patient na drug dependent. Pero nung time na nandun ako sa loob, talagang nakaramdam ako, awa-awa ako sa sarili ko na first time kong makulong, mawalay sa family ko, talagang napakalungkot. Na dalawang buwan kang walang dalaw, dalawang buwan kang hindi mo sila makikita. Kaya ano, first time na nadalaw nila, talagang bumusal luwa ako. Na sabi ko, salamat at nagtiwala sila sa akin na meron pa akong ano, pagbabagong mangyari. Nung nasa rehab ako, talagang nakapapanood na ako ng mga salita ng Panginoon, pero parang hindi pa tumitingin mo sa akin eh. Hindi ko pa gano'ng maunawaan eh. Yung mga salita na huwag kang kumain sa pagkunang mundo. Paulit-ulit na narinig ko kahit ano yung magturo sa aming relihiyon sa loob ng... Sa isang linggo kasi, tatlong beses na meron kami iba-ibang araw na ano. May Katoliko, may born again. Tawag nga namin sa born again dati, amen, amen eh. Ano nga, puro amen ang sinisigaw eh. Nung tuwan-tuwa naman ako, nung natapos na yung unang 2 months ko, dahil nadadalaw na ako ng pamilya ko. Doon ko nga napilala si Angel kasama ni Pastor RJ. Anak ko nga wala sa panghali si Pastor RJ. Kaya, nung nakalabas ako ng rehab, nakikitira kami sa nabanggit ni Pastor Norman sa Manugip. Nakitira kami dahil nga wala kami pambayad ng pagpupa. Dating meron na wala dahil sa kalokohan nangyari sa amin. Isang beses, may kumapok sa bahay. 2 days pa lang ako nakakalabas ng rehab. Yun nga, dumating nga si Pastor Norman. Doon ko na simulan na makilala siya. First time ko nakita si Pastor Norman, hinahanap yung biyenang ko. Pero nasa isip ko na yun eh, noong pa nga pinag-pray na ako ng biyenang ko na magpahal. Nung nandun nga si Pastor Norman, wala yung biyenang ko, sabi ko, hintayin nyo na ako, baka parating na yun. Yun, nag-open si Pastor Norman sa akin, nagpakilala na pastor nga siya. Tapos sinimulan akong pagkitan ng mga salita ng Panginoon. Tapos sabi niya, pwede ba, brother, every Wednesday, Bible study tayo? Sige po, nandito lang naman po ako sa bahay. Kaya every Wednesday pumupunta si pastor. Matalas doon, nakakainom pa rin ako. Parang hindi ko pa rin maiwasan yung barkada doon sa tundo na kada iskinitang mataan ako pinag-iinuman. Hindi ko pinalalagpas yung mga tagay nila. Kaya pag dumating si Pastor, talagang lasing na ako, nahalata rin ako ni Pastor dahil
Ako yung maitim na may pagkamistiso pagka nakain ng may bulap-bulap. Doon nagsimula yun. Yung talagang parang sabi ko, parang niloloko ko na yung mga tao na sa paligid ko na sinasabi kong pagbabago na gusto ko. Yun, natagdagan pa ng mga word of God ni Pastor Dormel na talagang inunti-unti ako doon ko naranasan yung manifesto ng Holy Spirit. Pati sa panglasa ko ng alam, talagang hindi ko na mainom na feeling ko lasang sabon na may Clorox, ganun ba? Talagang hindi ko na mati. Doon nagsimula yun. Pero hindi ganun pa kadali talaga eh. Pagka hindi mo sinasapuso ang salita ng Panginoon eh. Pagka hindi mo sinasabuhay. Talagang nandun pa rin yung yaya sa akin ng barkada. Buibigay pa rin ako. Pero yung patanungan na sabi nga, niloloko ko yung tao na sa paligid ko na nagtutunan rin akong pamakabalit. Pero nung nakilala kong Panginoon, doon ko sinabi na hindi ko na pwedeng lupuin ng Panginoon sa mga nais niya sa akin na ako'y anak niya. Talaga nga yung salita niya, lagi kong gustong mapakinigan, maisabuhay. Talaga sabi ni Pastor Normel na pindadala sa amin, hindi mo pipit siya mapapakinigan ko. Pinapaalala niya sa akin paano niya ako binago. Sabi nga yun sa Hebrew kanina, Hebrew 4, na yung tabak na dalawang talim. Ganun kaano ang salita ng Panginoon. Maging yung pagbabaptismo na 1,000 pence sa sanusimulahan, kayo rin po nagbaptismo sa akin. Yung palata na nabanggit niya rin na 2 Corinthians 5:17, nang sino man makipag-isa, Kristo ay isang bago na nilala. Wala na ang dating siya ginago na. Amen. Paano sinuko sa Panginoon ang buhay ko, nadala ang family ko, talagang pasunod na yung blessing talaga. At 2015, yung isang anak ko nag-OJT sa Mandawi Cebu, pinuntaan namin buong family para makasama namin siya nung sa lupong ng New Year, 2015-16. Nag-pray kami doon sa bundok ng Osmeña Town na nanalangin kami ng sariling bahay. Ano man, tagal na namin ng mupahan, 5 feet, hanggang sa wala na kami pangbayad, nakikitira na lang kami. Yun, nananalangin kami ng bahay at nasasakyan. Talaga nga, next year na 2016, bigay lahat yun. Amen! Kailan ang Panginoon talaga lang ang panalangin kong binigay niya. Negosyo, magkaroon ng unit na kondominium, bagamat di pabayad. Talagang pinapanalangin namin na biyaya ng Panginoon ang lahat. Kaya salamat sa buhay ni Pastor Norman, isa sa mga alagad ng Diyos na masasabi ko na talaga na matyaga, sobrang tiyaga. Sabi nga, si Pastor RJ, nabanggit nga ni Pastor Norman, huwag yan ang pagpaksaya ng oras yung baka ko, hindi naman magbabago yan. Talagang totoong Panginoon sa mga plano na nais niya sa buhay natin. Amen. Salamat po. Magandang mga